bukasan, baka pwede mong bilis-bilisan. Excited na ako makita mag-ina ko eh. So, buti na pong mag-ina tayo, Sir Enrico. Kagagaling nyo lang po kasi sa aksidente. Baka sa halip na mapadali ang pagkikita nyo ng pamilya nyo, eh, mapadali ang buhay natin. Oo nga, no. E di, kwentuhan mo na lang ako. Kamusta ba sila nung wala ako? Naku, Sir. Nasa highway ko tayo eh. Mahirap pong magkwentuhan. Magkakonsentrate na lang po ako sa pagmamaneho ko. Pahinga na lang po muna kayo dyan. Tutal, malayo pa naman po tayo eh. Sa wakas, wala na si Princess. Wala na tayong problema. You're right, Tita. Talagang sumasang-ayon sa atin ang pagkakataon, ano? Parating na ang anak ko. Pero kaumatos pa si Mabel, kaya hinding-hindi niya malalaman ang ginawa ko. Pero hanggang kailan yun, Tita? Paano po pag nagising na si Mabel from coma? Bakit sa tingin mo ba gigising pa yun? You'll never know what will happen, Tita. Gaya nga ho sa sakit. The best way para mawala ang problema is not to cure it, but to prevent it from happening, di ba po? Now that gives me an idea. Isa ka hangde sa Avedra. Tatawagan ko ang doktor niya at sisiguraduhin kung hinding-hindi na siya gigising. Tumatawag si Mabel. Ang ibig sabihin... Si Mama hindi naman sinasagot yung mga tawag ko. Pinipindot pa niya. Bakit kaya? Nagtaka ka po ba sa kanya, Mabel? Diyos ko, alam mo naman yung biyanan mo, laks din ang topak niyan. O baka naman kaya may kaharap na naman niyang manghuhula kaya ay magpastorbo. Kung ako sa'yo, si Presto na lang ang tawagan mo. Oo nga, ba't di na lang siya? Mabuti pa nga. Hello, Preston? Oo, si Mabel to. Sa awa ng Diyos, nagkamalay na ako. Ano? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Mabel, bakit? Ano yan? Si Enrico. Si Enrico ano? Buhay si Enrico. Buhay ang asawa ko. Kasama ni Preston si Enrico. Saan ang problema ko? May malay na si Mabel. At babalik na rin si Enrico. Anong sasabihin ko sa kanya? Relax, Tita Abby. Hindi dapat mahalata ni Kuya Henry na na-detense ka. Lalo lang magtutuda yun eh. Siguradong magsusumbong si Mabel. Dito unang pupunta si Kuya Henry. At kayo ang unang makakausap niya. Just stick with your plans, Tita. Siraan niyo si Mabel. Maniwala kaya siya sa akin. Preston, pwede ko ba makausap si Enrico? Gusto ko lang marinig yung boses niya. Hello?
Mabel? Enrico? Enrico, akala ko hindi ko na maririnig ang boses mo. Ah, Mabel, nandito na ako. Magkikita na tayo. Enrico, wala ako sa bahay. Nandito ako sa ospital ninyo. Ah, ospital? Anong ginagawa mo sa ospital? Huwag ka na mag-alala. Ligtas na ako. Dito ko na lang ikukwento sa'yo. Sige. Pupunta kita dyan. Sige. Bye-bye. Preston, ospital tayo. Bilisan mo. Ma'am, may napili na po ba kayo? Kung wala po, meron po kaming brochure sa loob. Pwede po namin kayo ipagpasadya kung gusto nyo. Parang mamahal naman po kasi ng mga kabaong ninyo eh. Ano ang buhay ito? Pag buhay ka, pinaproblema mo yung kakainin. Kapag patay naman, pinaproblema yung paglibing. Ano po bang gusto nyo kabaong? Eh, sir, yung mura lang po sana. Yun na lang pong walang salamin, kasi po mura yon. Kaya lang po, di natin tiyak kung bubuksan yung kabaong kasi po, sunog oo po yung nga, patay. Oo nga, sunog naman mo siya eh. Sige, pwede na po yun, yun na lang ho. O sige po, asikusin ko na po. Sige, salamat sige po. Sige po, thank you po. Pinabilib mo ako, Sophia. Di ko akala ito, totohanin mo pala yung suggestion ko. Oming, bakit nalulungkot ka pa rin? Naalala ko pa rin kasi si Princess eh. Kasi nararamdaman ko yung nararamdaman niya. Pareho lang naman kami. Bigla na lang namin nalaman na yung nanay pala namin, hindi namin tunay na nanay. Eh ikaw, Tito Ine, bakit malungkot ka rin? Naisip ko kasi na wala na pala si Princess kay Bernadette. Wala nang pupuntahan doon. Wala nang dadalawin. Wala na rin akong dahilan para makita at makasama si Bernadette. Ang dali-dali naman ang problema mo, Tito Inoy. Walang-wala yan sa problema namin ni Princess. Eh di pumunta ka lang doon. Ming, alam mo hindi ganun kadali yun. Kaya mo. Paglaki mo, may love ka na rin. Paintindihan mo kung gano'ng kahirap yung pagdadaanan ko ngayon. Inoy! Inoy! Charming! Saan ba kayo galing? Bakit ngayon kayo muwi? Po, bakit? Nagagalit na naman ba si Ate Sophia sa paghahanap sa amin? Bakit? Hindi niyo ba alam ang nangyari? Ano ba nangyari? Wala na yung bahay niyo. Natupok na to ng apoy. Kasama nga nasunog yung kapatid mo eh. Ang tatay Ronald ko? Oo, Charming. Patay na si Ronald. Andun na nga sila eh. Nahanda ng paglalamayan. Anak, nagustuhan mo ba tong kwarto mo? Hinanda ko talaga to para sa'yo. Eto pa, oh. Tignan mo to. Binili kita ng stuffed toy. Kasi, alam ko, marami kang stuffed toy dun sa dati mong kwarto, eh. Eto, oh. Para sa'yo to, anak. Hmm? Ayoko niyan. Gusto ko to. Kay sa akin to ng daddy ko. Ah! Eto, binili kita ng books. Mamaya, bago ka matulog, babasahan kita. Madami to. Anak, halika dito. Ito sa kama. Malambot to. Alam ko kasi, sanay ka sa malambot na kama. Kaya, talagang dinoble ko yung kutso nito para sa'yo.
Kinuha ko nga yung kutsyon dun sa kwarto ko eh, para ilagay dito. Ayoko niyan. Ayoko ng children's book. Ano gusto mo, anak? Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin, tapos gagawin ko lahat para maibigay sa'yo. Ang gusto ko, ang mami ko, iuwi niyo na ako. Ayoko dito, ayoko sa inyo, iuwi niyo na ako sa amin. Ron! Pwede buksan ang kabaong ni Kuya. Sobra daw nasunog ang katawan at mukha niya. Kaya sinara na lang ang kabaong. Kahit na, Tito Inoy! Gusto ko makita si Tay! Gusto ko siyang payakan! Hindi ba na ako nakapahalan sa kanya? Kaya, mapapahalan pa ko ngayon! Totoo mong mami. Ano? Hindi. Ikaw ang totoo kong mami. Ikaw ang mami ko. Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit hindi ikaw ang nag-alaga sa akin? Kasi kinuha ka lang nila sa akin. Kinuha ka nila sa akin. Hindi. Ikaw ang kumuha sa akin sa kanila. Ba't ka? Ba't ka? Kung ayaw lang to ni mami, hindi siya papahig na kunin mo ako sa kanila. At sigurado ko, pag nagising na siya, papawiin niya na ako sa inyo. Bakit ganun, Bonnie? Ako na lang yung nawalan. Ako na yung nasaktan. Ako pa rin yung masama. Sa tingin ng anak ko, ako ang kontrabida. Bata pa si Princess Lisette. Hindi pa niya lubusan na iintindihan ang sitwasyon ngayon. Hindi ko na rin iintindihan yung nangyayari. Naguguluhan na rin ako. Hindi ko alam kung tama ba o mali yung ginagawa ko. Naawa ako sa anak ko eh.
Tama bang kinuha ko siya, Bonnie? Tama ba yung ginawa ko? Nagigilty ako eh. Pakiramdam ko ako yung nangagaw. Pakiramdam ko, pinagkakait ko sa kanya yung talaga kung saan siya masaya eh. At ikaw, paano ang kasiyahan mo? Kailangan mo rin ang anak mo. Bigyan mo lang siya ng konting panahon, Lisette. Makaka-adjust din ang bata. Tatay Ronald ko. Ate Charming. Maybe. Wala siya nasa sa loob niyan kung tinulungan lang siya ni inay na lumabas. Bakit, baby? Nandun ba kayo nung nasunog yung bahay? Oo, pumunta ako dun. Pero may apoy sa pintuan. Tapos nun, dumating si inay. At binuhat niya ako palayo. Ano nangyari? Niligtas ako ni inay. Si itay. Bakit, baby? Bakit hindi niligtas si inay si itay? Hinayaan niya na masunog si itay. Hinayaan mo na masunog ni inay si itay? Totoo ba? Totoo ba na hinayaan mo lang na masunog si itay? Sino naman nagsabi sa inyo? Si Libby po. Kitang-kita niya raw na hinayaan niya lang si itay. Umihingi siya ng tulong pero hinayaan niya lang. O, naniwala ka naman. Si Libby hindi matanggap na namatay ng tatay niya. Kaya naghahanap niya ng ibang dahilan. Sabi ni Libby... Ano ba? Parang pinapalabas mo sinungaling ako ah. Ilang beses na po ba kayo nagsinungaling sa akin? Ba't sumasagot ba't yung batang to? Ikaw pa salamat ka at maraming tao dito, kundi nakatikim ka na naman sa akin. Bakit, Nay? Bakit hindi niyo siya niligtas? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Wala! Wala siyang kasalanan! Wala rin siyang magawa dahil inutil siya! At wala na rin siyang magawa para sa pamilyang to! Kaya hinayaan niyo na lang siya masunog? Aba, kung makapagsalita ka, akala mo nandun ka! Sana nga nandun ako. Gagawin ko lahat para mailigtas si itay. Sana nga! Sana nga nandun ka para nasunog ka na rin kasama ng inutil mo ama! Umalis ka na nga rito, minamalas ako sa'yo! Alis! Magkasama tayo ngayon. Nag-aalala nga ako sa iyo eh. Bakit ka ba nandito sa ospital? Ano ba nangyari sa iyo? Ay nako, Henry. Dahil lang naman yan sa magaling mong pinsan. Kaya yan, tinulak si Mabel. Ngayon, nabagok. Tinulak ka ni Pamela? Hindi naman niya sinasadya eh.
Inaawat niya kasi kami ng mama mo. Inaawat? Bakit nag-aaway ba kayo ni mama? Ay, hindi lang sila nag-aaway. Talagang nagtalo sila. Nagtalo? Tungkol naman saan? Kay Princess! Torres! Mabel? Hanggang ngayon ba, hinilihi mo pa rin kay Henry? Diyos ko, hirap na hirap ka na! Ano ba naman yung ikwento mo na lahat ng mga pinagagawa sa'yo ni Doña Amparo? Lagi na lang ba ako sa kwentuhan mo? Mas di ba dapat siya? Saka hindi lang ikaw ang ape. Di ba pati si Princess na? Ano ba naman? Gumawa ka naman ang paraan ngayon? Ano ba, Mabel? Mabel, magsabi sa akin ang totoo. Asawa mo ako. Sino pa makakaramay mo kung di ako lang? Mabel, anong ginawa sa'yo ni Mama? At anong ginawa niya sa anak natin? Sabi niya kasi, nandito na din totoong anak si Princess. Ano? Hindi ko alam kung paano yun eh. Ngayon, kinukuha na si Princess na sinasabi totoong mami niya. Ayoko mangyari yun, Henry. Hindi ko kaya matang si Princess. Ayoko mangyari yun. Shhh! Mag-alala. Tama na. Kausapin ko si Mama, ha? Alamin ko yung mga sinabi niya tungkol kay Princess. Hindi ko pala lalagpasin itong pagsisinungaling niya sa atin. Kailangan niya. Ini-storbo niyo ako, ha? Susugal ako, ha? Bakit? Mas gusto mo bang mapahiya sa harap ng mga kasugal mo? Aba, ano ibig mo sabihin, Inoy? Sinabi ko po kay Tito Inoy yung sinabi sa akin ni Libby. Patawarin ako ng Diyos, ate. Pero hindi ko alam ang gagawin sa'yo. Bakit may pagkakataon ka? Bakit di mo tinulungan yung kapatid ko? Bakit, ate? Bakit? Dahil sinadya mo ba? Dahil ba sinadya mong patayin yung kapatid ko? Mag-ingat ka sa mga ibinibintang mo, Inoy. Ate, hindi ako basta-basta nagbibintang. Mismong anak mo na yung nagtuturo sa'yo. Anong gusto mong gawin? Mas unahin ko pang sagipin ng isang taong inutil. Kasi sa anak ko, ha? Dadalawa lang ang kamay ko. Mas uunahin ko pa talaga yung kapatid mo, ha? Kasi sa batang may kinabukasan. Sabi mo nga sa akin. Ganun na lang lahat yun, ate. Matapos na kayong pagsilbihan ng ilang taon, matapos na kayong buhayin, dahil na naging paralisado siya, papatayin nyo na siya. Teka. Sigurado ba kayo sa mga inibinibintang nyo sa akin? Sinasabi nyo ba na ako pumatay kay Ronald? Huwag nga kayong magmalinis. Nasaan ba kayo nangyari yun? Nasaan kayo nasunog ang bahay? Di ba nasa bahay ng babaeng pinapantasya mo? Kung sana hindi kayo umalis, di sana nakatulong kayo sa pagsagap sa kanya. Di sana hindi nangyari natin ito.